Kumusta mga tropa? Andito na naman tayo para magkwentuhan at mag-share ng mga dagdag kaalaman tungkol sa sakyan. Nga pala, kung bago ka pa lang sa channel ko, mag-like ka na, mag-subscribe ka na, at i-click mo na yung notification bell para every time na meron akong mga uploads, updated ka. Ngayon tropa, mahilig ka ba na dalahin yung mga original na documents ng sasakyan mo sa loob ng sasakyan mo? O yung mga original mo na OR at CR? Pag-usapan natin yan, tropa. Let's go! Doon sa ngayon pa lang po nakapanood sa channel ko, ako po si Mindo. Dugo magsasaka, 10 taong naging kalasag at ngayon ay OFW na nagsishare sa inyo ng mga gain ko na kaalaman sa iba't ibang larangan ng buhay. Ngayon tropa, kapag bumibiyahe ka ba sa pang-araw-araw mo na pamumuhay, pagpasok sa trabaho, pagsundo sa mga bata, paghahatid kay misis, at dala-dala mo yung sasakyan mo o motor mo, parati mo bang dala yung original na OR at CR? Ngayon, pagkwentuhan na natin kung ano yung advantage at disadvantages kapag dala mo lagi yung original na OR at CR mo. Ang advantage mo lang tropa, kakailanganin mo lang kasi ang original na OR at CR mo kapag may mabigat kang violation, Juan, at na-impound ka. Kapag na-impound ka, kailangan mong i-produce yung original na receipt, at receipt yun yung pinagbayaran mo sa ganyan yung itsura na. Okay? Yan yung resibo ng pinagbayaran mo sa taon-taon mong pag-re-renew ng registration. Ngayon, ang CR naman or Certificate of Registration, yan yung itsura niya. Okay? Yan. Ito yung proof ng legality, documentary proof ng legality sa pagmemeari mo na sasakyan o dun sa personality mo na sasakyan. Kaya nga, diba, lagi ko sinasuggest sa inyo, kung pumili kayo ng sasakyan, maganda yan, i-registro nyo na sa pakanto. By the way, anyway, kung na-impound ka at i-release yung sasakyan mo sa impounding section ng kahit anong traffic enforcement agency yan, kailangan mo na i-produce yung original na certificate of registration mo at original na receipt ng registration mo. Bakit ba nila hinahanap yun kapag na-impound yung sasakyan mo? Hinahanap nila yun kasi gusto nilang malaman kung, one, updated ba talaga sa rehistro yung sasakyan mo, or nakarehistro ba talaga yung sasakyan mo, sa'yo ba talaga nakarehistro yung sasakyan na yan, at yung pag-re-releasean ba nila, yung tao ba na pag-re-releasean nila ng sasakyan, yun ba talaga ang may-ari nun? So, yun yung mga gusto nilang malaman. Pero, kung hindi ka naman na-impound at regular na biyahe mo lang at ma-checkpoint ka lang at hahanapin lang yung document unless meron kang mabigat na violation, hindi mo kailangan ang original na Certificate of Registration and Registration. Kaya, isa lang ang alam mo advantage. Ngayon, ano ang disadvantages kapag lagi mong dala yung original na document ng sasakyan mo? Ang disadvantage yan, tropa, kapag nanakaw yung auto mo at nandun yung original na papel ng sasakyan mo, tropa, mabilis pa sa alas 4, wala na yan. Nabenta na yung sasakyan. Lalo na kapag yung sinasabi nila ng mga fast break. So, ako sa'yo, huwag mong dalhin ang original na OR at CR. Yung photocopy lang yan, ayos na yan. Okay?
itabi mo yung original na papeles, original na documents, ng sasakyan mo, ilagay mo sa bahay, nakalagay sa isang safe na lalagyanan. Kung meron kang personal vault or cabinet na may lock, doon mo ilagay ang kasama ng ibang mga importanteng dokumento mo. Okay, na syempre, kung fireproof yung ano, yung vault mo, mas maganda. Kunwari, hindi naman nakarnap yung sasakyan mo, pero yung mga basag kortsiga, yung pinagkukuha lahat ng mga kaya nilang kunin sa glove compartment mo, sa bag na iniwan mo sa loob ng auto, or nadama yung mga dokumento na naiwan mo doon sa loob ng auto, at kasama na nanakaw yung certificate of registration at official receipt ng registration na damay na nakuha doon. Eh, tropa, ang sakit sa ulo mo. Yung pagpo-process noon, mag-file ka ng affidavit of loss, magpo-police report ka, ipapasa mo yun sa LTO, babalik ka pa para makuha mo ulit yung panibagong kopya ng mga dokumento mo. Imagine mo, tropa, yung oras at pera at effort na uubusin mo para lang ma-recover mo yung para lang makapag-reproduce ka, hindi ma-recover mo, hindi para makapag-reproduce ka nung document na nawala mo. So, another disadvantage yun, di ba? So, ilagay lang natin lagi sa isip na mas makakabuti na yung mga original documents natin, ilagay na lang natin sa bahay, tago na lang natin sa bahay. Ilagay natin sa sa isang safe na lugar. Dahil hindi naman siya kailangan sa pang-araw-araw nyo na pagbibiyahe. Eh, parehas lang yan, kapareho rin yan doon sa mga iba pa nating document na hindi naman laging kailangan original ang dala nyo. Especially dyan sa mga nagmumotor. Napaka-delikado at napaka-prone sa nakaw ng mga motor. Pero ang mga kotse, ang mga four wheels, hindi na rin iniiwasan ang mga magnanakaw ngayon. So, ingat lang, tropa. O paano? Kung may natutunan kayo, mag-like, mag-comment, mag-subscribe. At kung may mga tanong kayo o may mga topic kayo na gusto na nating mapag-usapan, ma-discuss natin at ma-share natin sa inyo, i-comment nyo lang dyan sa baba para mabasa ko at gawin natin ang paraan na sa susunod, yun naman yung pagkukwentuhan natin. Okay, tropa? Tandaan ha, Mindo TV. Like, subscribe, like, comment, and subscribe. Maraming salamat, tropa. Ingat sa pagdadrive. God bless.